Bebe Siha. At para naman sa ating presyong palengke, nako medyo hindi magandang good news ito eh, no? Dahil mataas na presyo ng pagkain nararanasan sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas nararanasan ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain, kundi maging sa buong mundo. Kamakailan lang ay naitala ang muling pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng Philippine Statistics Authority o PSA matapos bumilis ang inflation rate sa 8.1% noong nakarang Disyembre 2022 kasabay ng pag-abot ng presyo ng sibuyas sa 720 bawat kilo. Mas mataas kumpara sa 8% noong Nobyembre sa pinakamabilis na pagtaas ng presyo sa Pilipinas na naitala sa loob ng 14 na taon. Naranasan ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain maging ang buong mundo dahil lumubo ng mahigit sa 14% noong nakarang taon ang presyo ng mga pagkain sa buong mundo. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization o yung FAO, ang FAO Food Price Index ay tumaas ng 18 points mula sa naunang taon sa 143.7 puntos noong 2022. Binibase ang price index sa buwan ng pagbabago sa presyo ng pandaigdigang merkado ng limang pangunahing pagkain gaya ng cereal, karne, dairy products at mantika at ang asukal. Ang meat price index ay tumaas din ng 10.4% mula sa 2021 at naging 118.9 points nitong 2022. Pinakamataas sa annual average mula taong 1990 ang FAO Sugar Price Index ay umakyat din sa 4.7% na highest annual average mula 2012. Inaasahan namang bababa na ang presyo ng sibuyas sa susunod na buwan sa nalalapit na anihan mula buwan ng Pebrero hanggang Mayo, partikular na dito sa Nueva Ecija na isa sa Union Capital ng Pilipinas. Ito ay matapos na pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-angkat ng 21,060 metriko tonelada ng sibuyas sa bansa bilang tugon sa mataas na presyo at kakulangan ng supply sa merkado. Ayon sa Department of Agriculture, kaya inaasahang babalik na ito sa dating presyo na 150 hanggang 200 bawat kilo. Sa ngayon, ang presyo ng pulang sibuyas dito sa Sangitan Public Market ay nasa 350 pesos bawat kilo. At ang presyo naman ng mga gulay ay tumaas na rin ng halos 10 pesos hanggang 20 pesos. Wala namang paggalaw mula pa noong Disyembre ang presyo ng mga karning baboy, manok at baka. Sa kasalukuyan, ang presyo ng baboy dito sa Santa Rosa ay nasa 340 bawat kilo at 200 naman sa manok. Ayan, medyo inaasahan pa rin talaga yung pagtaas ng inflation rate. At yan ang ating presyong palengke kasama si Jeff Gonzalez at Rigor Ponce. Smiles of Petran III para sa Balitang Unang Sigaw.